Kahit kasagsaga ng kasikatan ng mga banda noong 90s, ay maituturing pa rin nating hindi ganun ka-open ang Pilipinas sa maiingay na musika. Kung mapapansin nyo mga idol, ay mas tinangkilik ng nakararami ang mga tulad ng Eraserheads, River Maya, Parokya ni Edgar, Shackle, After Image, Intro Voice at iba pa na mga banda na may tugtugang madaling masundan, mga kantang madaling makarelate ang nakikinig at makamasa lang talaga ang tunog, yung tipong makakayang sabayan ng tao ang pagkanta nang hindi nila kailangan malagutan ng litid sa lalamunan. Hindi naging madali sa mga heavy metal o hard metal na OPM bands na makasabay sa kasikatan na kukuha ng mga ito. Subukan mong magpatunog noong araw ng maingay. Ewan ko lang kung hindi ka masigawa ng iyong nanay. Pero isang maituturing na heavy metal band ang hindi natinag na iparinig sa masa ang napakaangas nilang musika. Nakipagsiksikan sa mainstream noong araw ang mga kantang Natutulog Kong Mundo, Mata ng Diyos, Halik ni Judas, at marami pang iba. Nasa isang saglit ay tila ba nagkaroon ng Metallica ang Pilipinas. Sila ang nag-iisang OPM band noon na nag-release ng album hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa Japan at US. Halika at kilalanin natin ang napakaangas na bandang Wolfgang. Silipin natin ang kanilang naging makulay na karera sa OPM music scene. Gaano sila kasumikat at bakit bigla na lang silang naglaho sa eksena? Kamusta na nga ba sila ngayon? Talakayin natin lahat yan, pero bago ang lahat ay shoutout muna sa ating mga idol na sina ako si Roy, Bentley 21, Axel Rain Vinoya, Ike TV, Nel Rosal, Ryan Buenavente at Buddy Montecalvo. Maraming salamat mga idol. Sinasabing nagsimula ang Wolfgang noong 1992. May kanya-kanya pang banda noon ang bukalistang si Basti Artadi at drummer na si Leslie Wolf Gimora. Samantalang kababalik lang sa Pilipinas mula sa Spain ang gitaristang si Manuel Legarda. Hindi pa sila magkakakilala noon, pero meron silang isang common friend, ang drummer noon ng Razorback na si Miguel Ortigas. Nakilala ni Miguel Ortigas sa isang house party si Basti Artadi dahil bukalista ito ng bandang Sin City na kinabibilangan na kanyang pinagkakas sana si Miguel Mari. Inimbitahan ni Miguel Ortigas ang mga ito na tumugtog din sa naturang party na nasundan nga ng pagsama-sama na ng bandang Sin City sa Razorback tuwing may tugtog ang mga ito sa kalye, isa yung maliit na bar mga idol sa Makati. Noong panahon na yon ay tumatayong roadie naman ng Razorback si Wolf Gimora at madalas itong humahalili kay Miguel Ortigas sa pagda-drums kapag kailangan. Pero dumating din ang araw na ninais nitong magbuurin ng kanyang sariling banda, kaya nagtanong ito kay Miguel Ortigas kung may kilala ito na pwede niyang maging kabanda. At sinabi nga ni Miguel na uuwi umano ang kaibigan niyang si Manuel Legarda na nagmula sa Spain, at idinagdag pa nito na napakagaling umano nito na gitarista. Kaya noong magkita nga si Wolf at Manuel ay agad naman silang nagkasundo na bumuo nga ng bagong banda, at doon na rin nilang nakitang kumakanta si Basti Artadi habang nanonood sila sa bar na kalye na nauwi nga sa pag-imbita ng dalawa dito para maging kanilang bukalista. Literal na inagawa ng mga ito ng bukalista ang ibang banda. Sa mga sumunod na buwan ay inilaan naman nila ang panahon sa paghahanap ng tamang bassist para sa kanila, kung saan nga ay nakuha nila ang pang-apat nilang sinubukan na si Mon Legaspi. Una nilang tinawag ang banda bilang Wolfpack, pero kalaunan ay pinalitan din nila ito agad ng pangalang Wolfgang dahil sa suhestyon ng gitarista noon ng Razorback na si David Aguirre. Nagpatuloy sila mga idol sa pagtugtog sa kalyebar at iba't ibang lugar sa loob ng 3 taon, hanggang mabigyan nga sila ng pagkakasalan katao makatugtog sa RJ Junior Jam na isang programa sa Channel 29, kung saan ay nagsimula silang magkaroon ng momentum para mas maging seryoso sa kung anumang gustong tahaki ng banda. Kaya noong 1994 ay nagbuo sila ng demo ng dalawa nilang original na kanta, ang Darkness Fell at Left Alone. Tapos ipinasa nila ang mga ito sa mga radio stations na DWRT 99.5 at DWLA 105.9. Kaya unti-unti ay hindi na rin mapigilan ang pagdami ng mga fans na nagkakaroon ng interes sa kanilang musika. At syempre mga idol, may mga nag-alok na din sa banda na mapasali sa nauuso noon na pagbuo ng compilation albums na binubuo ng mga kanta ng mga bagong umuusbong na mga banda. Pero dahil malinaw ang vision ng banda
banda sa direksyon na gusto nilang tahakin at marating ay hindi sila sumang-ayon dito. Bagkus ay nagpatuloy ang mga ito sa paggawa ng mga bagong musika. Hanggang isang araw nga ay inalok na sila ng kontrata ng record label na Tone Deaf na under naman ng Ivory Records. Na-release nila noong 1995 ang kanilang debut at self-titled album na Wolfgang na agad ay pumalo ng platinum sa loob lamang ng isang taon. Kabilang doon ang mababangis na kantang Natutulog Kong Mundo, Halik ni Judas, Arise, Cast of Clowns, at iba pa na kung wala nga silang kantang Tagalog mga idol, eh hindi mo aakalaing OPM band ang mga ito. Lalo na at hindi naman mukhang Pilipino talaga ang dalawang miyembro. Napakalaking achievement para sa Wolfgang mga idol na maging ganung kalaki ang success ng kanilang unang album. Dahil halos isa sila sa mga pinakaunang heavy metal bands na pumasok sa recording para bumuo ng album na may ganung ka-heavy na tugtugan. So sobrang challenging talaga yung pagpuproduce at pagmimix ng kanilang mga kanta. Dahil kakaiba nga ang tugtugan nila sa mga nauuso at sikat na banda noong panahon na yon. Katunayan ay nakapagtalo pa nga ang Wolfgang sa record label dahil gusto ng mga ito na maging ballads o mababagal lahat ang gawing kanta ng banda. Kaya sobrang laking tagumpay nito sa Wolfgang na natanggap ng tao kung ano talaga sila o ano paman ang tugtugang mayroon sila. Nanalo agad noong taon na yon si Manuel Legarda bilang Guitarist of the Year sa NU107 Rock Awards. At sa sobrang success na nakuha ng banda, ay umalis na ang mga ito sa Ivory Records na isa lang independent record company. Lumipat sila sa major label na Epic Records na under noon ng Sony Music Entertainment Philippines. Dahil ito ang makapagbibigay sa kanila ng pangarap nilang maging international band, kinuha nila ang kaibigan nilang si Perf Di Castro para mag-produce ng sunod nilang album na si Menilin na na-release naman noong June 15, 1996 at agad na pumalo sa double platinum. Kabilang dito ang mga kantang Mata ng Diyos, Love and Despair, Boat and Sold, Center of the Sun at marami pang iba. At dito na nga nagsimulang makaranas ng sobrang kasikatan ang banda at naging isa na sila noon sa mga pinakasikat na banda. Hindi maaaring hindi mo laging maririnig noon sa radyo ang mga sumikat nilang kanta sa una at pangalawang album. At sa kauna-unahang pagkakataon ng panahon na yon ay Wolfgang lang ang OPM band na nakapag-release ng album internationally. Nagkaroon ito ng international release noong April 25, 1997. Ginawa nilang English doon ang lyrics ng Mata ng Diyos at ginawang watermarks ang title nito. Hakot award sila noon sa NU107 Rock Awards dahil nakuha nila ang Vocalist of the Year, Drummer of the Year, Bassist of the Year, Artist of the Year at Listener's Choice Award. Kung mapapansin nyo mga idol, bawat miyembro ng Wolfgang ay nare-recognize sa kani-kanilang larangan na magpapatunay talaga na bawat isa sa mga ito ay sobrang talentado. Ilan lang ang Wolfgang sa mga bandang kilalang kilala ng mga fans ang pangalan ng bawat miyembro. Noong December 12, 1997 ay na-release naman ang pangatlong album na Worm na muling na certified na platinum. Kabilang dito ang mga kantang Matter of Time, Sanctified at iba pa. Na-nominate ito sa 1998 NU107 Rock Award bilang Album of the Year pero hindi sila pinalad nun. Ganun pa man ay nakuha naman nila ang pangalawang Vocalist of the Year at Drummer of the Year. Ganun din ang Listener's Choice Award at Artist of the Year sa pang-apat nilang album na Serve in Silence na na-release naman noong March 21, 1999. Hindi man nagkaroon ng international release ay masasabi namang success pa rin ito sa Pilipinas. Tay sila ng bandang sandwich sa Album of the Year ng 1999 NU107 Rock Awards. Tapos nakuha din nila ang Best Album Packaging, Artist of the Year, Listener's Choice Award at pangatlong Vocalist of the Year ni Basti Artadi. Nagkaroon pa ito mga idol ng pang-apat na Vocalist of the Year noong taong 2000. Ang taong bawat isa sa kanilang apat ay nanominate sa kani-kanilang pwesto. Pero si Basti lang ang pinala dito. Nasundan yon ng paglalabas nila ng kauna nilang live album noong November 2000, ang Acoustica. Tapos panglimang album na Black Mantra naman noong August 4, 2001, kung saan namang kabilang ang mga kantang Idlip at Bow Am To Di. Nakalipas di mata na walang kuto mo
Pero noong 2002, matapos ang 10 taon nilang pagsasama, ay dumating na din mga idol ang mabigat na katotohanan ng buhay. May pagkakataon talaga na hindi natin maiiwasang magkaroon ng mabigat na desisyon kapag yung bagay na gustong gusto nating gawin ay makakaapekto na sa salitang pamilya. At ang masakit pa sa Wolfgang ay yung kanilang bukalista pa ang naunang nagpa siyang umalis sa banda. Nagkaroon kasi sila mga idol ng US tour tapos hindi sumabay ng pagbalik sa Pilipinas si Basti dahil andon ang kanyang girlfriend hanggang hindi inaasahan na magpa siya ito na manatili na lang sa US para magpakasal at bumuo ng pamilya. Kaya kahit masakit sa tatlo ay naunawaan naman ng mga ito ang sitwasyon at tuluyan na nilang binuwag ang Wolfgang. Pero nagpatuloy naman ang tatlo sa kanikanilang karera sa musika. Agad na pumayag si Wolf sa mga magulang niya na kunin siya papuntang US. Tapos naging miyembro siya doon ng bandang Locomotive kasama ang miyembro ng Razorback na si David Aguirre. Naging bassist naman si Mon Legazpi ng The Dawn at bumuo ng sariling banda na DRT si Manuel Ligarda. Kalaunan mga idol ay muling nakasama ni Wolf si Basti dahil inimbitahan niya ito bilang bokalista ng Locomotive. Pero matapos ng isang album ay muli itong umalis sa banda at pumasok na lang sa normal na trabaho. Sa mga panahong yon ay madalas na tumugtog na magkakasama ang mga natitirang mga miyembro ng Wolfgang at Razorback at tinawag nila ang kanilang grupo bilang Flaming Hemorrhoids. Kaya noong umuwi si Basti sa Pilipinas ay nagsagawa ang mga ito ng reunion concert noong 2007. Wolfgang at Razorback na magkakasama. Hindi nga lang nakasali sina Wolf sa Wolfgang at David Aguirre sa Razorback dahil sobrang aktibo pa rin ang banda nilang Locomotive sa US. Sa mga panahon na yon, nasundan na yon ng tuluyang pagbalik ng Wolfgang. Pero pinalitan na ng mga ito si Wolf ng bagong drummer na si Francis Aquino. Nakapag-release sila ng pang-anim na studio album noong December 10, 2008. Pero nasundan na yon ng pagkakadiagnose ng pagkakaroon ni Basti Artadi ng tumor sa ulo na nakaapekto ng malaki sa pagkakaroon niya ng kontrol sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Ganun pa man ay hindi naman ito nagpapigil. Mas pinili pa rin itong ipagpatuloy ang bagay na magpapasaya sa kanya, ang pagbabahagi ng kanyang talento sa pagkanta kasama ang kanyang banda. Muling naglabas ng album ang Wolfgang noong August 3, 2012, ang Extended Play na ang bagong dugo sa lumang dagat, unang kabanata na naglalaman ng apat na kantang lahat ay Tagalog. Muling natigil ang mga ito noong isinagawa ang operasyon sa tumor ni Basti Artadi pero muling bumalik ang mga ito sa pagtatanghal noong 2017. Sa kasalukuyan mga idol ay binubuo na lang ni Basti Artadi, Manuel Ligarda at Francis Aquino ang Wolfgang dahil pumanaw na si Mon Legazpi noong October 3, 2022 sa edad lamang na 54. Una itong inanunsyo sa Facebook page ng bandang The Dawn. Maaaring ngayon mga idol ay parte na lang ang Wolfgang ng maliligayang araw ng ating kabataan. Pero isa lang ang sigurado, ang kanilang musika ay mananatili sa ating alaala at mga puso. Hindi katulad ng Eraserheads at River Maya ay hindi na natin makikita pang muli ang Wolfgang na buo. Pero kung maisipan nilang magsagawa din ng reunion, kahit sina Basti, Manuel at Wolf lang, ay sigurado ako na dudumugin pa rin sila ng mga tao.